Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may gilab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Ito po ay panibago namang survey, inilabas naman ang nasabing online survey sa mga sa 2,000 respondent daw mga ka-action. At sino ba nangunguna? Bay, ito naman si Vice President Duterte. Itong survey na ito na kung saan sino ang napupusuan ng Pilipino na magtakbo sa darating na 2028 presidential elections. Abay, hindi ho talaga nagpapahuli si Vice President Sara Duterte. Nangunguna po siya sa survey, pinapangalawahan ni Rapi Tulfo, pinapangatluhan ni Attorney Lenny Robredo, pang-apat naman ito si Grispo, at pang-lima naman si Isko Moreno. Abay, grabe itong survey na ito mga ka-action. O, online survey po ito ha. Pero titingnan ho natin sa actual survey kung ito si Vice ay malakas pa rin ba sa kanyang mga taga-suporta. No? Pero bago ho tayo magpatuloy sa ating reaction at komentaryo, panoorin po muna natin ang nasabing survey. Nanguna sina Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo sa mga napupusuang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 elections. Batay sa survey ng Acquisition Apps Incorporated na isinagawa noong January 20 hanggang January 24, 2024, mula sa 2,000 respondents, nakakuha si VP Sara ng 31.5% na boto. Pumangalawa naman si Senator Rapi Tulfo na nakakuha ng 30.8% na boto, habang si dating Vice President Lenny Robredo naman ay nakakuha ng 12% na boto, 10% naman kaya Senator Grispo at 3% naman kay dating Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na nasa ikalimang pwesto sa listahan. Pasok rin sa mga napupusuan sa presidential post sina Senator Amy Marcos, Manny Pacquiao, Senator Risa Ontiveros, Chabit Singson at House Speaker Martin Romualdez. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no, napanood na po natin ang nasabing resulta ng online survey, 2,000 respondent daw. Diba? Excuse me po. Diba? Hindi pa rin nahuhuli sa first honor si Vice President Sara Duterte. Eh di wow. Ikaw na Sara. Diba? Oh, titingnan ho natin, yan ay online. Kung totoong malakas sa taong bayan pa rin ito si Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanyang mga nasasangkutan na issue ho mga ka-action, so titingnan ho natin kung malakas siya. Sa noong isang araw, may isang rally ang mga supporters na Sara Duterte at sinisigaw nila support Sara Duterte. Ito po yung picture, oh, mga ka-action. Oh. Kung gusto nyo rin makita ang video nito, I think si... Ayan. Oh. Ayan ha. Ilang piraso sila dyan. Kung may araw siguro, mga ka-action, siguro nakikita ang langaw dyan. Oh, langaw. Diba? Picture po yan na kung saan nag-rally nga ho itong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Pero kung gusto nyo po makita ang video kay Attorney Inso, tinalakay niya rin yan po. May video po yan doon. Oh, tingnan nyo doon ha. Yan. Yan ang actual na survey ho mga ka-action. Kung talagang malakas. Diba? Kung bibilangin ho natin, eh kayang-kaya ho bilangin. Oh, diba? Eh, palhag. Diba? Ngayon, sa online, napakalakas ni Vice. Pero sa totoong actual na pag-support ng kanyang mga taga-suporta, kitang-kita naman ho natin. Diba? Kitang-kita naman po natin. Ngayon, maniniwala pa ba tayo sa online survey? Diba? So, nung nakaraan, nag-survey nga ho tayo pero hindi po sa presidential, for senator. Kasi
hindi naman natin pwede munang pag-usapan yung presidential election sa susunod. Eh, tagal-tagal pa niyan eh. Diba? Ang pag-uusapan ho natin, ang palapit na election, na midterm elections para sa pagkasenadora o pagkasenador. Diba? So, nag-survey nga ho tayo at kitang-kita ho natin. Sa unang survey po natin na walang kadaya-daya na survey, halos landslide, hindi lang halos, landslide talaga. Kasi sa mahigit 20 na in-interview natin o tinanong, nakakuha si Attorney Lenny Robredo ng 22 boots. 22 na buto eh. But parang buto na rin yun ho. No? Eh si dating Pangulong Duterte, eh tatlo lang ho. Diba? Oh. Ngayon, ito po ang isa sa mga gusto natin na makabalik ito si Attorney Lenny Robredo sa pagkasi sa pwesto dito nga sa pagkasenador, pagkasenadora ho mga ka-action. Kasi kailangan po natin ang kanyang boses. Dahil kung gusto niya po tumakbo bilang isang pangulo ng Pilipinas sa darating na 2028 elections, dapat ngayon pa lang kailangan makabalik siya sa pwesto sa pagkasenadora mga ka-action, no? Kasi kailangan natin ang boses niya. Boses na kung saan ipaglalaban ang mga naaapi. Di ba? Yan po ang gusto natin. Na may isang Attorney Lenny Robredo na may magsusupalpal dyan sa mga senador na mga sobrang katilinunuhan. Di ba? Kasi alam naman ho natin, kahit nag-iisa yan si Senadora Risa Hontiveros, pero ano yan? Matapang. Kaya kailangan pa rin natin si Attorney Lenny Robredo dyan na magboses. Kasi kailangan po niyan. Kasi ngayon ho mga ka-action, ang ating mga kababayan is nakatutok na po sa mga balita-balita ho, no? Ngayon alam naman ho natin na ito si Attorney Lenny is malakas pa rin sa masa dahil nga ho sa kanyang mga magagandang advocacy. Pero mas nakakalamang ho kapag bumalik po siya sa pagka mas nakakalamang po kapag siya ay maging isang senadora. Diba? Kasi doon makikita pa rin ang kanyang pangalan, no? Maririnig pa rin ang kanyang boses, 'di ba? Alam niyo po ang ibig kong sabihin. So hindi lang po si Attorney Lenny Robredo ang gusto natin maging senadora, maging si Attorney Laila De Lima, 'di ba? Mga ka-action at yung iba pa, no? Na gustong maging senador, no? Kung marami man sa lineup ni Attorney Lenny Robredo ang sasama, ibubuto ho natin. Pero huwag natin kalimutan, number one si Attorney Lenny Robredo sa baluta ho, mga ka-action, no? Hindi na po natin yung pag-isipan yung online-online survey kasi ang layo-layo pa po, mga ka-action. Ang iisipin po natin ang midterm election at pinapangarap po natin na sana mag-file ng candidacy ito si Attorney Lenny Robredo para sa pagkasenadora ho, mga ka-action. Yan po ang ating hiling kay Attorney Lenny Robredo. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga ka-camping no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone.